Hello guys, welcome sa akin channel. Ating channel to, Tatak Noypi. Noypi to, it's. Ang pag-aaralan natin ngayon, magbibigay lang tayo ng idea kung anong brand ang magandang string na gamitin sa inyong gitara. Kasi may mga nagre-request, mga nagko-comment sa akin, siyempre dapat natin sagutin yan. Bigyan na pasin hanggat maaari kasi lahat ng mga nagko-comment, binabasa ko yan, sinasagot ko. Ngayon hindi ko alam kung lahat pa kayo nasasagot ko. Sorry kung hindi ko kayo nasasagot dahil minsan medyo busy din ako. So, pero yung iba nasasagot ko naman. Thank you sa matiyagang pag-aano sa akin, pagsubaybay, pati pag-comment nyo, pag-like. Maraming salamat. So, ito na, bumalik na tayo sa string. Anong brand ba ang maganda, di ba? Kung napanood mo yung video ko doon about sa tip doon sa string, to, dapat mong panoorin to. Alam nyo naman siguro na gumagawa ako ng gitara, no? Diba? Siyempre, mapakarami ko nang nahawakang gitara. Iba-iba yan. May mumurahin, may mamahalin. Iba't ibang may-ari din. So, ito, napagsama-sama natin to. Ang idea na to, ayon dun sa nakakarami. Ngayon, siyempre, ayon sa obserbasyon ko din, ito rin ang masasabi ko. Dalawang brand ng string ang nakikita ko na talagang mapagkakatuwalaan. Ang brand ng string na yan ay D'Addario at Elixir. Mapunta muna tayo sa D'Addario. Bakit D'Addario? Nung una pa lang, D'Addario na talaga nangunguna na yan. Kilala ang D'Addario sa tone. Napakaganda talaga siya tumunog. Medyo siyempre, ini-improve ng ini-improve habang tumatagal. So yun, ang nangyayari lang is parang mga reklamo ng customer is parang mga nasa 3 weeks pa lang, pataas, medyo kalawang na. Yan ang reklamo nila sa D'Addario. Pero pagdating sa tunog, ang gusto nila na napakaganda daw, talagang ibibigay gusto lalo-lalo na pagbago. Yan ang sinasabi nila. So ngayon, yun na ang idea nyo. Ang D'Addario, napakaganda ng tunog. Pero pagdating sa buhay niya, mas mabilis siyang kalawangin. Compare natin dito kay Elixir. Pero ano ba talagang hanap nyo? Tone ba o tibay? Diba? Dalawang klase kasi yan. Kung ano ba ang priority mo ba matibay? O mas maganda ang tunog kahit hindi masyadong matibay? May ganyan kasing ano eh, may ganyang pagpili, di ba? Depende pa rin sa inyo yan. Kaya, ang piliin nyo, D'Addario o Elixir. Ngayon, ang D'Addario, napakaganda tumunog, 100%, ibibigay niya yung ganda ng tunog. Pero, ang buhay niya, mga nasa 80%, compare natin dito kay Elixir. So, yon. About naman dito kay Elixir, 100% ang tibay niya, ayon din sa observation ko, pero ang tone niya nasa 80%. I-compare natin dito kay ano yan ha, kay D'Addario. Yan ang pag-compare natin diyan kay D'Addario. 100% ang tibay ni Elixir at 80% lang yung tone niya i-compare kay D'Addario. So yon, nagkaroon kayo ng idea about diyan kasi yan yung mga string na ina-advise ko din sa mga customer ko pag gusto nila magpagawa. Karamihan din sa customer ko, yan din talaga ang string nila. Napakabilang lang talaga yung mga iba't ibang brand. Bilang lang. Tapos, isipin mo, bilang na nga lang, ang dami pang problema. Parang kakaunti lang yung mga matino na nakikita ko o nagagamit namin. Ang nangyayari, ayon sa customer, is nabili nila ng sale, ganyan. Mura, bagsak ang presyo, kasi minta mo, lahati na lang ang presyo eh. Yun, pagbukas namin, puro kalawang na. Siguro malamang alam nyo ng brand dyan. Naranasin nyo na siguro yan. Iba't ibang brand dyan, hindi lang isang brand dyan ha. Maraming brand dyan. Kaya huwag kayong magsabi ng isang brand lang dyan. Baka mapabak tayo dito. So yun, iba't ibang brand yan. Kaya hindi na ako magbabanggit ng brand. Nasa sa kanila na yan. Pero kung tutusin naman kasi, hindi naman talaga dahil sa hindi sila matibay, no? Ganto kasi yan. Kung ang tao,
mas sinusuportahan nila tong Elixir at Diadario. Sipin mo kung yan ang sinusuportahan nila, paano mabibili pa yung iba? Diba? Paano mabibili? Anong mangyayari? Matatambak lang yan dyan. Ngayon, ilang taon yan matatambak? Diba? Tapos bibiliin mo ngayon. O, sabihin na natin kung nari 2 years. Sabihin natin 1 year. O, after 1 year, nakatambak yan. Siyempre, kinalawang na yan. Umulan, umaraw. Eh, etong si Diadario sa kasi Elixir, mabenta, talagang number 1 talaga, laging hanapin. Kaya pagbukas mo, talaga, fresh talaga, kasi parang kadi-deliver pa lang, may bumibili na. Yung iba pa nga, wala pang deliver, eh, naghahanap na. Laging walang stock, nauubos. So, kaya yun ang pinapayo natin. Ba't natin yun ang pinapayo? Yan ang dapat yung bilhin. Kasi, sila yung mas mabilis maubos. Ngayon, hindi porket silang mabilis maubos, sila yung binibigyan natin ng ano ng halaga. Kundi, dahil, kung mag-iisip ka, isipin mo, laging bago ang stock. Diba? Laging bagong stock. Alam mong hindi luma. Siyempre, para mas maganda, bagong stock. Makuha mo, bagong stock. Hindi ka tulad ng iba, luma. Pabuti ng 1 year, 2 years, bago mo magamit. Siyempre, yung ganda nun, nalipasan na yun. Totoong maganda rin ang mga brand nila. Ang problema lang, hindi talaga sila pumatok. Hindi sila mabenta, kung tawagin. Pero, maganda rin talaga sila. Kung fresh mo mabibili. Kaya, napaka-importante kung ibang brand ang bibilin mo, sure mo na bagong stock lang yan. Kasi, kung bagong stock yan, maganda yan, sigurado. Kasi kadalasan ng mga dinadala ng listener dito, ay mga lagi sinasabi sale, ganyan. Pero pag yung bagong stock, maganda naman. Siyempre, kaya ako binabanggit sa inyo, para at least less kayo magka-problema pag bumili kayo. Siyempre, kung bibili nyo, edi bilang pagbukas nyo, may kalawang. Sayang ang pera nyo. Diba? Kaya pinapayuan ko kayo. Doon na tayo sa sigurado, diba? Diadario, Elixir. Kung gusto mo maganda ang tunog, Diadario. Konti nga lang ang tibay. I-confer kay Elixir. Siyempre, mas binigyan ng priority ni Diadario yung tone, hindi sa tibay. Ito naman si Elixir, mas binigyan niya ng priority yung tibay. Para sa Pilipino, bagay siguro itong Elixir. Kasi tayong mga Pilipino, ang gusto natin parang ano eh, yung hindi natin papalitan ng string hanggang hindi talaga susuko, hanggang di nabubulok ng gusto, hanggang hindi kinakalawang. Kaya ng Pilipino, di ba? Nakadesign ng string actually. Pagkatapos mong gamitin yan, next na tugtog mo, ibang string na ulit yan. Hindi yung lumang string na gagamitin mo. Sipin mo, kunwari, binabayaran ka, tumutugtog ka. Ano mo naman, next na tugtog mo, yung pa rin yung string na gamit mo. Di ba? Kung talagang binabayaran ka, sa ibang bansa, ganun ha. Pero sa Pilipinas, siyempre eh. Alam mo naman, kilala Pilipinas sa tipid eh. Para sa atin, okay na. Si okay na tayo. Sa kanila kasi iba eh. Iba kasi sila mag-isip. So, yun. Mapapayo ko sa inyo kung titipid kayo. Mag-elixir kayo. Ang elixir ay 100% matibay. 80% ang ganda ang tunog. I-confirm natin to kay Diadario. Ako, bali, nag-ano rin ako. Ang gamit ko din is elixir. Inaabot din ng ano eh. 1 year to 1.5. Parang ganyan. Tagal din. Halos nagsasawa na nga lang ako eh. Gusto ko ng palitan eh. Parang ganun na lang ginagawa ko. Talagang minsan sasawa na ako. Palitan ko na kahit hindi pa bulok. Ginagamit pa. Nagagamit pa kahit hindi pa siya bulok. Parang gusto mo ng palitan. Ganun ang elixir. Si Diadario naman, talagang sakto lang talaga. Na para bang, oy, maluluma na siya. Parang talagang palitin na. Ganun. Kasi inabot, kunwari, 2 months. 2 months na yung Diadario mo. Eh, ano na yun? Sulit na yon. Parang ubaga magkala bili mo sa Diadario, 300. Sige nga, i-divide mo nga yan sa ano? Sa 30 days o ano 2 months pala, 60 days. Ay, tama, 60 days, 'di ba? 2 months, magkano yun lalabas? Yun na lang, isipin mo per day magkano yun, ganun. Ngayon, masulit si Elixir sa Pilipino kasi ang Pilipino is ano eh ayaw nang madalas gumastos eh. Gusto isang gastusan lang pero pang matagalan na. 'Di ba? Ganyan ang Pilipino. Sige, alam niyo naman, Pilipino kayo eh. Pilipino tayo, 'di ba? Ganyan tayo, Noy Pitovich eh. So 'yun.
Bakit? Paano, ano, paano nakatipid sa elixir? Eh, mas mahal yung elixir. Eh, kung isipin mo, ha, ganito yan. 300 si Diadario. Eh, si elixir, 800. O, sabi natin, 800 pataas. O, ilang 300 ang 800? O, sabi natin, tatlo. Di ba? 900. Tatlong set. Eh, 2 months ang inaabot ng ano, isang set, di ba? Eh, di 6 months. Eh, 1.5 years yun. Bago masira o bago maluma, di ba? O, kaya sulit na sulit ka na talaga sa elixir. Pero kung habol mo, ganda ng tunog, magdiadaryo ka. Kung habol mo, matibay, sakto yun ang tunog, maayos naman, mag-elixir ka. So, yun, yan ang mapapayo natin about sa ibang brand. Hindi ko sinasabing pangit ang brand nyo, kundi hindi kasi kayo mabenta. Yan ang nangyayari, yung mga stock nyo naluluma na. Kaya bago mabili ng mga tao, bulok na. Yun ang nagiging problema. Pero hindi ko sinasabing pangit ang brand nyo. Kaya nililino ko, hindi pangit yung brand nyo. Lahat ng mga kalaban ng string na yan, hindi pangit ang brand nyo. Itong si Elixir at si Diadario, mabenta lang. Kaya laging pagbibili ka, laging parang bago. Parang kumbaga sa karinderya, hindi ininit. Parang bagong luto, laging bagong luto. Kaya parang mercury drugs yan. Gamot mo ay laging bago. Ganun yan. Diba? So, alam nyo naman siguro, naiintindihan nyo, Pilipino tayo. Alam nyo yan, mga tipid tayo eh. Elixir talaga tayo. Ako nga, elixir ako eh. Diba? Yan. Yan siguro, malaking bagay na sa inyo yan. Next naman, yung i-video ko yung ano, yung sa pag-iingat ng string. Abangan nyo yan ha. Bali na next ko yan dito kasi hindi ko na masyado ito pahabain. Baka maging isang oras pa to kung papahabain ko pa to. Actually, marami pa akong gustong sabihin. Ipaliwanag sa inyo para mas maunawaan nyo. So, dito muna tayo. Tandaan nyo ha. Ang ganda ng tunog, magdiadaryo ka. Kung mas matibay at sakto lang ang tunog, mag-elixir ka. Ay, hindi tayo bayaran ng mga brand na yan ha. Pero, kayo mga brand na kayo na binanggit ko, baka naman ha. Baka pwede naman tayo makapamahagi sa mga viewers natin dyan ng libre. Nasa sa inyo na yan. Please subscribe, like, and share sa ating ano na to, channel. Ipagkalat ninyo para mas lalo pa tayong ganahan na magbigay pa ng mga matitinding videos na talagang matututo kayo. Malaking bagay na talaga para sa inyo. Hindi kayo yung tanong pa ng tanong kung sa mga post na parang wala naman pumapansin sa inyo, di ba? To pag napanood mo tong video na to, kahit mag-isa ka, malinaw na agad sa isip mo kung ano yung maganda o pangit. Ngayon, malinaw naman, sinasabi ko, di ba, hindi sa pangit yung ibang brand, kundi luma na kasi bago mo bili. Kaya dapat parang mercury drugs, di ba? Ang gamot mo ay laging bago. So, yun, maraming salamat sa pagsusubaybay, no pito eats, God bless sa ating lahat.